And they gave him audience unto this word, and then lifted up their voices and said, Away with such a fellow from the earth, for it is not fit that he should live. And as they cried out and cast off their clothes, and threw dust into the air, the chief captain commanded him to be brought into the castle and bade that he should be examined by scourging, that he might know wherefore they cried against him. Sabay-sabay po. And as they bound him with thongs, Paul said unto the centurion that stood by, Is it lawful for you to scourge a man that is a Roman and uncondemned? Okay, dyan na muna tayo. Pray, Panginoon, maraming salamat sa inyong mga salita na again, mapatuloy namin kwento, Panginoon, ng katapatan ng inyong lingkod si Paul. We pray na siya po ay magpapala sa amin, makita namin ang attitude at ang kanyang speech, Panginoon, kung paano nilatag niya, Panginoon, ang kanyang testimony na naranasan niya lang. We pray na kapulutan namin itong aral, apply namin sa aming buhay, Panginoon, pagpalaing mo ang bawat isa. May kinig, yan dahil pa ang puso at isipan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Nakakapo na po. Okay na rin siguro tayo-tayo lang para mabigat po ito eh. So last week po ay na-umpisa natin actually ito. So ano nangyari dito? Ito yung time na kinuha siya, ginulpe, pero naisalba siya nung centurion. Hindi man alam kung anong siya, pinagbintangan siya, hindi rin ano, alam gagawin sa kanya. So siya na lang ay, ganoon naman yun. Parang ang trial by publicity. No? So parang, eh, ikaw ang galit sa kanila, so malamang ikaw may kasalanan. So madalas ganun din naman, hindi lagi. So ginawa sa kanya, tinangay siya, dinala siya. At nagkaroon siya ng pagkakataon, lala nyo, na magsalita. At siya mismo yung nagsabi, kasi medyo ando siya sa taas na portion ng castle. So sabi niya, pwede ba magsalita? Sabi, sige. So nagsalita siya, Hebrew tongue, okay? So maganda to, again, inuulit niya dito yung kanyang testimony, magkinumpara niya doon sa ibang kanyang kwento, mapapag-ugnay-ugnay yung talaga nangyari sa kanya. So yung, again, yung road to Damascus experience niya. So nagpakilala nga siya, siya'y hindi basta-bastang tao din, siya'y Pharisee, kilala yung teacher niya, as citizen siya ng Rome. At sa hindi lang hindi siya nakatira sa kung saan saan lang. So sa Cilicia. Niya sinabi niya rin yung mga ginagawa niyang mali dati, sobrang zealous niya sa Judaism. Yung mga Kristiyano sa kanyang sinuusig. Nakakilala pa nga ng high priest. So ang gandang testimony ni Paul. Ang aral na pwede natin kunin dito ay yun nga, may masama siyang ginawa, may mabuti, di ba? So, ano yung lesson dito? So, kayo, ikaw, pag magwi-witness ka ngayon, wala ka namang ibang kailangan sabihin kung di nangyari talaga sa'yo. So, sabi mo, eh, pastor, baka matisod sa akin kasi dati akong ganyan, ganto, ganyan. Again, yung may talagang kalokohan ka na di mo nang kailangan sabihin, huwag mo na sabihin. Pero, kung may kalokohan ka na, katulad nito, public kasi ito eh. So, alam to ng tao. So, talagang di niya makailangan itago, alam na rin. Kaya, sinabi niya, so basically, yung basic about himself. At para yung mga nakikinig, makakatingnan siya, ito ba to? Diba? Hindi ba gimmick to? Hindi ba to palabas? So napaka maganda niyan. So ako personally, lagi ginagamit dati akong ganito, ganyan. So makakadelate yung tao. Okay? So ito nga, tayo nag-upis sa kanina. Ito, no, sa 10. So, yung road to Damascus experience niya nga, ano yun? Medyo unique sa kanya to. Kinausap siya ng Diyos, nabulag siya, nakarinig siya, tsaka yung mga kasama niya ng boses. May sinabi sa kanya. Okay? So, soul, why persecutest thou me? Kalaban niya ang church, therefore, kalaban niya rin si Jesus. Yan yung lesson natin last week. Kaya huwag niya nga kalabanin ang church. Ipakilala ang Panginoon, and then, so ito na po, dito na tayo mag-umpisa. So, pansin niyo yung mapansin talaga natin dito, madalas yung mga teacher, sabi, bakit si Paul,
Ligtas na ba siya dito? Hindi. Kasi tawag niya sa Panginoon, Lord agad. So, I believe hindi pa. Kasi hindi lahat po ng ano, sabi nga sa Bible, later. Di ba, sabi sa Matthew 7:20, ano sabi doon? Not everyone that sent to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven. So, hindi ibig sabihin sinawag niya, Lord, si Jesus. Ligtas na ako eh. So, napaliwanag natin dati yan. Kaya nanayas, siya yung nag-instruct sa kanya. So, babalikan actually natin dito yon. Okay, so, sinabi sa kanya, hindi agad siya niligtas ng Diyos doon. Bakit? Ba't di siya agad niligtas? Ganun din naman tayo. Ano yung nakita niya? Sino yung ginagamit ng Diyos para maligtas yung mga tao? Ba't di na siya bumaba dito? Ba't di na tayo direktang kausapin? Ezekiel, gumising ka dyan. Naliligtas ka ngayon. O, sige, ipipitch ko sa'yo. Direktang Diyos mag-ipitch sa'yo. Mayroon bang ganun? Wala sa Bible nun. Mayroon pala si Abraham. Okay? So, pwede, actually, pwede pa rin gamitin ng ibang tao. May sa Bible, may mga angel na tao. Okay? At si Abraham, alam naman natin na kwento sa kanya is actually, yung tatay niya yung unang nag-gaya sa kanya, paalis ng, ano, di ba? Pero anyway, si Abraham, malinaw na kinausap siya directly ng Diyos. At sa panahon natin, ito, kinausap din siya ng Diyos, pero hindi siya, hindi agad siya naligtas. Okay, yun lang point ko dito. Sa panahon natin, ang kaligtasan, sinishare yan ng isang mananampalataya din. Amen? So ito, pinapunta lang siya dun sa place ng Damascus. Dun din naman siya papunta. Pinatuloy na rin siya. May mga Kristiyano dun. Okay, so medyo bulag siya. Pero sumunod lang siya. Ano, imagine ko dito, yung ibang, ano, hindi naman kasi naintindihan daw. Narinig nila yung boses, pero hindi na naintindihan. So, pero syempre, siya pa rin naman yung leader. So, sige, dalin niyo ako dun. So, dinala siya. So, ito na, na-meet niya na si Ananias, a devout man, according to the law, having a good report of all the Jews which dwelt there. So, medyo high profile si Ananias. So, siguro din, dahil high profile din si Paul. So, siya yung tinapat, no? So, lesson dito, gusto mong gamitin ng Diyos, ano dapat? Yung the best mo makakayanan mo, mag-devout ka sa Panginoon. Amen? Pag sinabing devout, devoto, hindi yung nakikita nating naglalakad ng paluhod. Dahil hindi naman totoo yun. Tayo, pwede tayong maging devoto at dapat. Pag sinabing yung tamang definition ng devout, sabihin, ano ba yung dapat mong ginagawa? Mag-pray ka. Manalangin, church, magbasa, mag-pray ulit. Basa, intindihin, aralin, fellowship. Marunong ka mag-soul-winning. Soul-winning ka, hindi pa. Sumama ka, soul-winning. Hindi ka naman kailangan napakagaling. Diba? So, tinutupad mo yung dapat mong tuparin. So, gagamitin ka ngayon ng Diyos. Imagine mo si Ananias, hindi kilala yan. Eh. Pero pag yung matalino, magtatanong, sino ba nag-aakay kay Paul? Ilala rin siya, si Ananias. Though hindi ganun yung ginawa niya, parang Andrew kay Peter. Si Andrew di masyadong kilala, pero si Peter, kilala. Kaya hindi niya matatanggi na si Andrew yung nag-aakay sa kanya. So, ganun din si Paul kay Ananias. Or kay Ananias kay Paul. So, pag sinabing good report, mga bata, ibig sabihin, ano to, talagang okay yan, si Ananias. Maganda yung kanyang patotoo at yung sinasabi sa kanya ng mga tao. Ganun tayo dapat. So, yan, ingatan niya. Nabanggit ko rin sa Facebook. Ayusin niyo yung ano niyo dyan. Mga bata, minsan kasi, mga friends niyo rin, mga maloko din. So, tatawa ako dun sa spin-offs niya. Gagayahin mo ngayon. Kaya nga sinasabihan nun, kaya nga friends tayo din. Huwag niyo ako ibablock. Ha? So, ano kaya? So, ingatan niyo yung patotoo niyo. Sabi niyang, came unto me and stood, and said unto me, brother Saul, receive thy sight. I say, I look up upon him. And he said, the God of our fathers hath chosen thee, and thou shouldest know his will, and see that just one, and shouldest hear the voice of his mouth. So, si Ananias, kinausap natin ng Diyos in advance. Actually, ay, nabanggit niya sa ibang part. So, itong sabi naman ng iba, bakit brother Saul agad? Ang bilis naman maligtas nito. So, again, minsan sa Bible, di naman nakasulat lahat. Okay? So, I believe, nag-usap na rin sila dito. And, na-witness na rin siya. Eh, dahil handang-handa na siya, kinausap na siya ng Diyos eh. Hindi na mahirap yun. Though mahirap maligtas dapat mga Pharisee. Kaso, hinanda na siya eh.
Inausap na rin siya ng Diyos. So, kaya yan, pag tayo nag-soul winning, lagi yan ang panalangin. Lord, kami, alam namin yung gospel, pero anong klaseng tao mamimit namin ngayon? Kanina, meron, kaya hindi lang nakarami kanina, merong isang ano eh, tawa-tawa lang eh, siyempre eh. Ang devotong Catholics, meron nakinig naman. Nung okay na, tatanggap na siya, eh kami naman, tumatanggap din kami yan eh. Yun ang sinasabi ko, mahirap, di ba? Kahit yung mga Pentecostal na yan, tinanggap ko na dati si Jesus, ligtas ka na ba? Eh, wala nakakatiyak. So, parang na-neutralize na yung power ng gospel. In a way, ha? Kasi nga, sa mga kasinungalingan yan, again, banggit ko yan ng Sunday yata, di ba? Kaya ang hirap ng trabaho natin, hindi naman dahil mahirap kasi may mga kalaban. Kaya, sinusumpa ng Diyos yan, eh. Pero, hanggang ngayon, naalaw pa sila. So, kalaban natin yan, nagpapahirap sa buhay natin. Pero, again, may nasa Diyos din naman yan, eh. Kaya, pinapanalangin lang natin mga tao, tayo, in-improve natin yung ating ability, mag-umi ng kaluluwa, magpaliwanag. Siyempre, nais din natin buhay natin, parang may gamit-gamit tayo sa Diyos. Pero may mararamdaman may ibang tao, pakiramdam yung sarili mo kasi parang, yun, ilang beses ko na kasi narinig yun. Eh, medyo pagod nga tayo kanina. So, natawa-tawa siyang ganyan. So, ayaw yung tumanggap kasi tumanggap na raw siya. Sabi ko, tama po ba yung tinanggap nyo dati? Yan. So, kaya, kahit nga tayo mga baptist, meron din minsan ano. Kasi nga, yung mga false teaching, pumapasok yan. Kaya, eh, basta lalo akong nalito. Yan. Kaya nga, dito ka sa church. Ituturo sa'yo dito yung, ano, swak na swak. Ako na yung mag-aaral para sa inyo. Mag-aaral din kayo para sa sarili nyo. Pero, ako, inaral ko na yung kailangan nyo para hindi kayo mahirapan. Pero darating talaga yung kayo rin mag-aaral. Ngayon, ma-encounter kayo dyan ang gagawin nyo. So, pag hindi nyo kaya, magtanong din kayo. At tulad nyo, pinapasok sila ng iglesia ni Manalo. Pinapa-attend sila doon. Oh, meron kayong ano, yung tinda mo, bibiling ko na lahat yan. Umattend lang kayo. Garapal eh, no? O tayo dito, pinapakain natin yung mga bata, pero hindi natin siya nabihin, oh, pag hindi kayo matayin, wala nang ano. Hindi ganun. Iba yung ititrade mo yung sa attendance. So, makikita natin kasi ganun ang methodology nila, kasi ganun din yung mga leader nila, eh. Yung sinaulo yung mga, ano nga nila yung mga politiko, eh. Kaya, ano ito, turo nila method sa mga member nila. Hindi ganun din. Pera-pera. Yung kailan lang, yung last, ano naman, yung, alam mo tayo, Sabado rin. So, doon lang sa ano. Nabanggit ko na nung isang araw eh. Ganun din. Businessman siya. Hindi naman masyadong mayaman eh. Pero sabi niya, inaalok daw siya ng iglesia. Na merong, uy, attend ka na dun. Ganun sinabi. Kung ano sinasabi ni Pastor Dari sa akin, dati hindi ko naman kasi na-encounter. Pero yun din, nasabihin siya talaga, parang may connection tayo. Ganyan, business natin. Kapal ng mukha eh, no? Talagang wala sa kanila religion. Hindi yan ano sa kanila. Hindi yan totoo. Business, pera-pera. Garapala, no? Kaya ito yung panalangin natin sa mga dito. Kayo, di ba? Isip-isip kayo. Buti si DM, nagsabi ng ganun. Actually, hinihintay ko doon sa iba, eh. Nagganun din. Na alam nila yung pinakita namin sa inyo doon. Hindi namin kayo ni-win na... Tulad yan, nung nari ko ang sinasabi sa'yo, nung Pasko, gumagawa lang kami dyan, may namamasko eh. Kung mabilis na ano, di binigyan ko na yon para lang, alam mo na, makiuso. Kaso nga, hindi tayo ganun. Pag binigyan ko sila, masabihin, ay, ganun pala yun, pag Pasko, mamalimos kami, tapos, obligasyon ni Pastor na magbigay. Hindi ganun. So, ang maganda, natuwa ko, nagtrabaho sila. Ngayon, ang mga pagsubok naman dyan, mga nagtatrabaho na, paglaban mo yung sa Panginoon. Tulad niyan, araw ng service. Hindi naman araw-araw yan eh. So, paglaban mo kung nagtitiwala ka sa Diyos, ganun lang. Eh Lord, mawalan ako isang araw eh. Baka mawalan ng trabaho. Forever mo magiging problema yan, mamimili ka, Panginoon o pera, Panginoon o babae, Panginoon o lalaki. Lagi yan.
Yan ngayon, okay, na-encounter nyo na rin. Amen? Sana mamili kayo ng tama. Kasi again, ang accountability natin, isa-isa tayo. Okay, so dito nakita natin, yan, idalalayan naman si Paul. Nang dating soul siya. At ito na yung medyo unique kasi kay Paul to. At alam natin na ang nangyari talaga kay Paul, sabi nga diba, the greatest apostle, the God of our fathers had chosen thee. Pinili siya, hindi dahil magaling siya. Sinabi lang dyan, may trabaho siya. Lagi yung tatandaan niya. Yung iba, pag nag-preach siya, they are the chosen nation, they are the chosen prophet. Pinili siya para mag-preach, diba, sa nang Sunday, si Jeremiah. Yung nation of Israel, para siya pinili. Para pagpalain lang. Dahil gusto, hindi ganon. May gagawin silang trabaho. Hindi tinuturo kasi ng iba eh. Pero kung ano yung sinabi sa atin ngayon, ganon din sa kanila eh. Pag sinabing they will be a priest, a nation of priests, ano ginagawa ng priest? Di ba naglalapit ng Diyos sa tao, tao sa Diyos? Hindi nila ginawa yung totally. Yung iba lang sa kanila. So sa atin, tayo na yung chosen people ngayon. Kasi tayo naglalapit sa tao, sa Diyos. So ito, pinili si Paul, specific to. Yan, no? Bukod sa magbe-preach siya, pansinin natin yung una. Sabi niyo, that thou, ano dapat pinili ka? Una, para malaman mo yung inyong kalooban. So, kasi hindi ka na maglilingkod sa Diyos kung di mo alam ang gusto niya. Paano ka maglilingkod, di ba? So, pag may boss ka ngayon, boss, ano gagawin natin? Di ba? Tatanungin mo kung ano yung gusto niya. So, pag boss mo ay Panginoon, alamin mo rin yung gusto niya. Ganun kasimple yun. Okay? Kaya pag nagtrabaho ka dyan, parang sinabi mo na sa, yung anong gusto ng boss ko, yun ang gagawin ko. Tandaan nyo, mga bata. Okay, so maganda niya, makakapili ka ng trabaho, di ba? Kaya, alamin mo na agad yun. So, pero pag pumasok ka doon, gawin mo yung gusto niya. Ngayon, ang Diyos, alam ba gusto ng Diyos? Paano natin malalaman? Alam nyo ba? Alam mo ba gusto ng Diyos? Lahat? Hindi pa, di ba? Unti-unti, di ba? Lalo, bata ka pa eh. So, alam nyo na yan. Mag-church, mag-aral, mag-pray. Yan yung basic. At pag ginawa mo na yan, marami ka pang malalamang iba pa. So, madali naman dito. Sigurado, pag gusto ng Diyos, mabuti. So, alamin mo yung mabuti, alam, gusto ng Diyos yun. Kasi yung mga specifics niya, makikita sa Bible, pag nagpatuloy ka sa Bible, sa church. Okay? So, number one yun, mga bata, bago mo gawin yung gusto niya, alamin mo muna, paano yan. Ayan, nabanggit natin yung mga iglesia ni Manalo. Gusto ba ng Diyos na lumaki yung church? Ha? Depende. Kung yan nga sinasabi ko sa inyo, specifics, di ba? Gusto ba lumaki ng church? Siyempre. Kaya depende sa method, gaano kabilis. Kung mabuti yung ginawa nilang method, katanggap-tanggap sa Diyos, at mismo yung church nila, kung tunay. Di ba? Kasi kung di tunay yan, hindi na gusto ng Diyos na dumami yan. Di ba? In a way, gusto ng Diyos dumami yan para yung mga tawag nila dyan, trash eh. Yan kasi mga tao ganun, katulad ng religion yan. Patungkol sa Diyos, pero ang utak ko nasa pera. E pag napunta ka doon, naloko ka doon na ilang taon hanggang mamatay ka, kasalanan mo rin. Diba? So in a way, parang trash can yan eh. Yung illustration ng isang pastor eh. So hindi tayo na insecure. Okay? Minsan kasi baka nasobrahan naman kayo. Iba, magtampo. Ayun, nag-search sila. Ako, hindi ako masyadong ano eh. Nag-aalala, hindi rin ako masyadong masasaktan. Masasaktan ako, kunwari, si Arnel, pumunta doon sa pastora, si Ezekiel, pumunta sa iglesia ni Manalo. Masasaktan ako, in a way. Pero in a way, hindi rin. Kasi nagtitiwala ako sa Diyos na ginagawa natin tama dito. Pag ginawa natin tama, ang Diyos ang magdadagdag. Ang matira dito, syempre, yun yung pagpapalain ng Diyos. Yung hindi ayawan yung tama, palagi, anong gagawin ng Diyos sa kanila? Hindi sila pagpapalain, even worse. Nga, baka ma-curse din sila. Nakita mo na yung tama, iniwanan mo pa. Sabi mo, hindi, gusto ko dito. Pero utak mo nasa pera or something. Bahala ka sa buhay mo. Amen? So, huwag niyong, ano, yung sasabihin ko, mga saan dito kayo, huwag niyong sabihin, huwag niyong punta dyan. Hindi, okay din yun. Pero huwag niyong to the point na parang yung pipilitin na over, wag masyadong ano lang, kaya gamitan nyo ng wisdom. Akayin nyo sila, okay? Turuan nyo sila, bigyan nyo sila ng rason, ano yung tama, ano yung totoong rason, hindi tayo insecure sa kanila,
Kaya gusto natin sila dito. Kung hindi, mapapasama sila pag ando sila. Alamin nyo rin yun. Para pag matama yung masasabi sa kanila, maalala yan sila. Pero iba doon, nataniman na yun. Hindi ko alam ba ito dito. Dahil holiday ba? Oh, gusto ka itong pasundo pa eh. Ala. Si Dia. Anyway, so yun na, number one, alamin mo bago magagawin yung kalooban ng Diyos. Alamin mo. Yung proseso na napakatagal yun lagi sa mga bata. Ano bang gusto ng Diyos? Alamin mo. Amen? Again, hindi nagtatapos yan. Pero at least yung iba nalalaman mo, tapos yung iba alamin mo pa. Ngayon. And see that just one. Pansinin natin dito, sabi dito kanina, look upon him. At sabi dito, see the just one. Ang sabi rin sa John 3 ba yun? Tingnan natin. Okay, tama. No? Sabi dyan, Jesus answered and said unto him, verily, pakibasa nga po, ready, go. Jesus answered and said unto him, verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Pansin nyo, bakit sabi, see? No, tama naman, hindi ka pupunta doon, kaya hindi mo makikita. Pero kasi may, ano din, may ibang implication niya. Pag sinabing, she shall not see the kingdom of God, hindi mo makikita. Ang ganda nung pinapakinggan kung ano, kailan lang eh. Nasa Calvinist yung si Spurgeon eh. May bagong ganda nung verse na ano niya eh. Look unto me and thou shalt be saved. Sa Isaiah. Anyway, ganun na ginawa ni Paul. Tumingala siya sa Diyos. Okay? At sabi dyan, ang kalooban ng Diyos ay makita mo siya. Sino ba yung just one? Sino yung just one? Isa lang. Alam mo yun? Hindi, just. Pag sinabing just is? Mabuti. Matuwid. Tama. Pag sinabing just, matuwid. Or mabuti or parang iba, fair. Pero ano dyan talaga, matuwid. Ibig sabihin, wala siyang kasalanan. Eh, lahat naman tao alam nung Diyos, walang kasalanan eh. Pero minsan, nasa ano lang nila yun eh. In a way, parang nasasagi sa utak nila yun. Pero dinidescribe dito, dapat makita mo talaga siya. Makilala mo siya. Yung lagi sinasabi natin, makilala mo. Eh, kilala lang ang Diyos. Hindi kilala lahat ng Diyos ng Diyos. Hindi lahat ng tao kilala ang Diyos. May kilala lang sila siyang lumikha, tapos iba, hindi sigurado. Kasi dami nang nagkalat na ewan. Halos hindi siya iniisip. So, hindi siya kilalang gano'n. Walang nagdeklara sa kanya. Diyos ang gumawa sa'yo. Mayroon ka pananagutan sa Diyos. Hindi nila alam minsan yan eh. Madalas. Alam nila, religion lang. Lumaki na sila doon. Pinanganak na sila doon. Hindi katulad ng pag sila'y naligtas talaga. So, yun yung sinasabi dito. I look up and in. Makita mo just one end. Shouldest hear the voice of his mouth. So, nakikinig ba natin ng Diyos? Nabagitan natin dati yan. Okay, maraming paraan ng Diyos ay nakikinig sa napapakinggan natin ng Diyos sa Bible, sa preaching. Okay? Doon natin yan. So, sa case ni Paul, medyo unique. Talagang kinausap siya ng Diyos. At, sinuplement naman ng soul winning ni Ananias. Okay? So, again, i-apply natin, alamin natin ang kalooban niya. At, ang dapat makilala natin, siya mismo. Dinescribe siya dito na siya ay matuwid. So, pag mayroong naiisip ka na ang Diyos, siguro okay lang sa Diyos yung medyo preacher na, iglesia ni Manalo, siguro okay lang din sa Diyos yan, Catholic. Hindi mo kilala ang Diyos. Hindi mo kilala yung Diyos kung iniisip mo, okay lang yung mga false teacher. Hindi mo siya kilala. Ay, galit na galit siya dyan eh. Amen? So, yan. So, ganun din tayo. Alam natin kalooban ng Diyos. Makilala mo siya ng gusto. Na siya ay matuwid at makinig mo ang kanyang sinasabi. So again, hindi lang kay Paul yan, sa atin din. Okay, so tuloy natin. For thou shalt be his witness unto all men what thou hast seen and heard. Bakit daw siya pinili? Bakit niya kailangan malaman, makilala ang Diyos at makinig ang kanyang boses? Kasi may gagawin siya, hindi naman yun magkukwento lang siya. Parang mga Catholic, di ba? Nakita ko po si Maria.
Anong ginawa niya sa buhay niya? Naningil na yun, di ba? Gagawin niya mga yan. Oh, lumuluha pa yung Maria dito. Sige, punta po kayo dito. Pupunta ka, magiging, tawag doon? Apparition. Apparition. Pupunta yung mga turista doon, tourist spot, magiging tourist spot. Kasi kasinungalingan ng sinungaling. Tapos, maniningil na yun. Meron ng offering, ano doon, donation. Hindi ganun tayo, amen? Pag nakilala natin siya, tayo'y magiging witness. Ibig sabihin, nakilala natin siya, anong gagawin natin sa ibang tao? Papakilala rin natin siya sa ibang tao. Yun yung kaya tayo nag-soul winning, amen? At sa lahat ito, na, ang ano yung nakinig mo? Ito, and now why tarries daw? Pag sinabing tarry, naghihintay, okay? So, parang ganito rin tayo, anong lesson dito? Pag ikaw yung nakakilala ka sa Panginoon, anong gagawin mo? Maghihintay ka ba na ano? May mag-appeal? Anong hindi mo hintayin? Okay. Pag alam mo nang gala mong gawin, salamat, ito mga to, sumasama. Siguro, naintindihan din nila. Diba? Na kahit di pa ako marunong, at si Brother Jim, kasama ko, ginagawa ko yung kalooban ng Diyos. Amen? Amen. Bukod sa nakapag-bike pa tayo. Pero, yun ang kalooban ng Diyos eh. Sabi dito, huwag ka na maghintay. Anong inintay mo? Arise! And be baptized and wash away thy sins, calling on the name of the Lord. So, ito ay nagiging, mapansin ito yung problem text sa iba. Okay, lagi natin sinasabi, yung baptism ay hindi naglililis ng kasalanan, hindi yan nagliligtas. Eh, paano yan, pastor? Oh, ayan, oh. Mabaptize ka, mahugasan yung kasalanan. So, yun sinasabi natin. Pag hindi mo alam yung spiritual baptism, tisod ka na dito. So, merong spiritual baptism na pag ikaw'y naligtas, basahin na rin natin. Ito yung lagi nating tagsas, napakalinaw naman kasi dito. Nga, mali. Ano ba yun? Baligtad. 2 Peter ba yun? Namutan ko ba da? Three, 21. Okay, sa dulo pala. Okay, so sabi dito, like figure. So, binanggit niya yung history, nangyari kay Noah. Kung saan niligtas sila, sabi dito, ng tubig. So, alam nga nangyari kay Noah. Diba? Niligtas siya ng tubig. Eh, munti kang patayin siya ng tubig. Hindi, ibig sabihin, niligtas kasi si Noah nung tubig, in a sense na namatay yung mga loko-loko doon. Iba, di ba? So, nung nabaptize, parang pag-baptize kasi in-immerse lang eh. So, nung kinumpara niya ngayon, nung niligtas sila ng tubig, as of fleshly yun, eh, yung laman nilang naligtas. Pero dito, sabi dito, kaya ang baptism daw ay nagliligtas. Diba? Kala ko, Pastor, hindi. Kasi nga, ito yung ibang klase ito. Hindi daw yung putting away of the filth of the flesh. So, yung laman yun. Katulad nung magbinabaptize natin dito, medyo nalinis ka doon, di ba? Hindi sinasabi ni Peter, nililinaw niya, hindi nang ibig ko sabihin. Okay? At sinabi rin niya sa Gospels, di ba? Si Jesus ay nagbaptize of the Holy Ghost. So, hindi tubig. So, kinuha pa rin tubig sa Holy Ghost, pero hindi literal. So, ganoon din dito. Kaya sabi dito, but the answer of a good conscience toward God. So, ang kaligtasan ng baptism, yung baptism na spiritual, ay yung tumanggap ka rin sa Panginoon. Kailan ka ba nagkaroon ng answer of good conscience toward God? Di ba nung tinisa yung gospel? Nung tinanggap mo ang Panginoon, tinanggap mo yung gospel, yun yun. Kaya ayan ay naglilis talaga ng kasalanan mo nung naligtas ka. Naintindihan ba yun? Okay. Binilisan ko yun kasi natakal na natin ito ng maraming beses din. Okay. Kaya yan po yun ha. So, nung sabi dyan, nagpabaptize siya, yan ay nung naligtas siya. Calling on the name of the Lord. So, sabi sa Romans 10:13, diba? Whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. O di, saktong-sakto. Kaligtasan po yung sabi dito. Amen. So, ano nangyari na? Ayun, nung naligtas na siya,
So, nag-pray siya, ligtas na siya ito, medyo binilisan lang ang kwento. Sabi dito, nakita na naman niya ang Panginoon. Ang sabi dito sa kanya, make haste and get thee quickly out of Jerusalem, for they will not receive thy testimony concerning me. So, pansin niyo, and next na, dahil sumunod na siya Diyos, nagpa-baptize na siya, I believe, pati sa tubig. Okay, naligtas na siya. Ngayon, ginagabayan na siya. So, yun yun. So, lesson sa atin, kaya yan, kaya yung iba, nagpapabaptize, nag-iisip pa yan eh. Kasi nga, natanim sa kanila yung pagbaptism, may iba na yan. Talaga naman. Kasi di naman basta-basta yung babaptize ka, nag-schedule tayo ng tubig, di ba? So, tas may yung church, witness yan sa'yo, nagpapabaptize ka. Hindi pwede siya itanggi yan. So, in a way, a big deal yun. Pero, pag sunod sa Diyos, sinabi niya yun, kailangan mag-baptize. Mag-baptize ka, sumunod ka na. So, I believe nagpa-baptize na rin sa tubig si Paul. Anyway, ang mangyayari niyan, gagabayan ka na ng Diyos. Kaya ako naalala ko yun din eh. Kasi pag hindi ka pa-baptize, hindi ka pa member, parang ano ka lang, visitor ka nga. So, salamat, nakikinig ka. Pero hindi ka ganun kabahagi sa church eh. Hindi ka pwede sabihin, tayo, mga church! Hindi ka pa kasama dun. Hindi ka pa baptize. Okay, though, anak na rin ng Diyos. So, pero maganda, sumunod ka. Yan, para igagabayan ka na ng Diyos. At sabi dito, napansin nyo lagi yung make haste. Get thee quickly. So, yun ang message sa atin, mga bata. Hindi yung, ah, bata pa naman ako eh. Eh, kung naintindihan mo na kailangan mong gawin, hihintay, anong hinihintay mo? Na masira buhay mo para sa kakasusunod. May mga ganun. Kasi iba preaching, ganun eh. May mga preaching na parang, ako nung naranasan kong ganyan, ganyan. Yung point na yun sa aking turning point sa aking buhay. Eh, syempre yung kwento talagang dramatic. Eh, syempre yung mga nag-expect, hindi pa naman nangyari sa akin yan eh. Hindi pa ako susunod, hindi pa ako magliligod sa Diyos kasi wala naman akong nangyaring drama sa buhay ko. Hindi ganun, mag naintindihan mo na, sunod na. At least yung bagay na naintindihan mo, yung sundin mo. Yung hindi pa, hindi. Patuloy sa soul winning na yan. Mahirap yan sa umpisa. Eh, alam mo, mahirap yan eh. Hindi mo na ako susunod. Eh, pwede ka namang sumunod yan. Kasi silent partner. Pag sumunod ka naman, mga ilang buwan, masama ka soul winning, sa palagi mo, hindi mo matutunan yon. Matutunan mo yon. Dapat kayo nakatuto kayo lang. Sinasabi ni Stephen, makinig ka mismo, tingnan mo ako, tingnan mo yung soul winner, tingnan mo yung kaluluwa din. Kung paano mag-respond, di yan pare-pareho. So, paano mo yung mamanage yung ano, kukontrol yung conversation? Mag-aral kayo. So, huwag kayong patumpik-tumpik pa. Ngayon na, di ba? Sinasabi kay Paul, ngayon na, make haste, magpadali ka. Bumunta ka doon, mabilis. Actually, paalis pala. Yung time na to kasi, ay kainitan niya to, kilala siya, kahit mga Kristiyano, galit sa kanya. Hindi, kaya ang utos sa kanya, huwag ka muna dyan. Okay. Gluwento niya rin sa Galatians yan, medyo nagpalamig pa siya eh. So kasi, hindi pa, especially mga Hudyo yun, okay. Hindi agad sila makikinig sa'yo. And I said, Lord, they know that I am prison. Yan na nga, yung sinabi niya kanina, umamit sa Diyos, Lord, paano mo gagamitin? Para si Moses, di ba? Lord, paano mo gagamitin? Si Jeremiah, bata pa ako, si Moses, di ako marunong magsalita. Si Paul, dati siya, ako'y pumapatay sa kanya, nagpapakulong eh. Paano ko paniniwalaan? So, sabi dito, so dito nabanggit niya yung si Stephen, nabanggit ko lagi sa inyo, di ba? Hindi, basta-basta yung naalala niya yung si Stephen. Kahit siya yung ano doon, parang nag-lead doon, or inalalahan niya, or witness siya, or parang siya yung ano doon eh. Nung pinatay si Stephen, parang siya yung pinaka-officer doon. Na pag nagbigay ka kasi, oh, ito pala yung pari sa iyo, eh, ano, babatoy na namin to. Sige! Parang siya yung nag-ganon eh. Consenting unto his death and kept the raiment of them that slew him. Matindi yung ginawa niya kay Stephen, pero matindi rin ginawa sa kanya ni Stephen. Hindi niya nakalimutan. Okay? Kaya kahit namatay si Stephen, wow, bayad na bayad siya. Amen? Sulit yung buhay niya kasi yung na-win niya, or na, at least na nag, mag dito, na-witnessan niya in a way, na-convict dahil sa kanyang patotoo,
ay gagamitin ang gusto ng Diyos. And he said unto me, depart, for I will send thee far hence unto the Gentiles. Ito yung sabi ng Panginoon naman kay Paul ulit. Okay? So again, kinukwento lang kasi ni Paul sa mga tao, kaya ang bilis. Succession. So anong lesson dito? So again, may mga specific siyang panawagan sa mga Kristiyano. So pero pinaka-basic siyempre, mag-church, magbasa, mag-pray, ayusin mo yung testimony mo, mag-soul winning. Pero sa kanya, malayo, far hence unto the Gentiles. So, minsan may specific, kaya yung iba, hindi tayo lahat magiging foreign missionary. Hindi tayo lahat magpapastor. Gagawin ka pa rin. Amen? Pero maganda rin yung iba, pakinggan mo yung Diyos, baka yun ang sinasabi sa'yo. Siguro, magaling ka talaga magsalita. Ang dali mo makagets ng ibang language. Foreign ministry yun, pag ganun. Okay? Ngayon, dito na natapos yung speech. Kasi, kung di kayo familiar, yung Gentiles, term ng mga Hudyo yan sa mga hindi Hudyo. Okay? So, mga racist kasi yan. So, in a way, tama naman yun. In a way, hindi. Again, sa context ng Bible, talagang meron ganun. Ginagamit siya lagi sa nakatalatan yung Genesis, di ba? Pero hindi tanggap ng ibang tao yun. So, siguro, either nagkamali siya dito, o hindi lang niya naisip, pero yung kasi tawag nila mga Hudyo, Gentiles kayo. Though actually, mga Hudyo rin yung kausap niya dito, di ba? Naalala niyo? In Jerusalem siya. So siguro, na racist to. So nung narinig nila yon, hindi na sila, nagsigawan na sila. Say, away with such a fellow from the earth, for it is not fit that he should live. Sabi na iba, dahil sa word na Gentile, pero I believe, lahat na yun, nag-ipon-ipon na yun. I believe yung iba naniwala sa kanya, pero karamihan, hindi. Kaya, alam nyo na kung ano mangyayari kay Paul. So, susubaybayan natin next week. Amen? Amen. So, medyo, again, sasamain siya dyan. Pero at least, andyan na yung mga Roman soldier. So, may natutunan ba? Dami, no? Saan? Ha? Kay Paul? Abayan! Abangan ang susunod na kabanata. So, pwede mong advance lit. Basahin mo. Pero mas maganda, dito ka rin next week. Eh, sakyan naman kayo eh. Okay? Wala na talaga iba. Pag-pray lang natin iba. Kaya kayo din, pag-pray nyo yung sarili nyo, baka naman patisod din kayo. Sabihin ni Sikil, ako na lang taga-baybay sapa dito. Ano? Matira sa... Hindi ka mangalam eh. Message na lang. Alam mo, umaga naman tayo dalas eh. Hindi. Ah, sige. Di umaga nga. Parang last time. Ano tayo dito last time? Umalis. Ay, oo nga eh. Ano tayo umalis dito ba? Ah, kami. Alas 7? Alas 6? Alas 7 nandun ako. Alas 7? Sa WB. Na ganun? Alas na ng oo nga eh. Especially si Kenneth ha, tsaka yung boyfriend ni Len. Gusto natin makausap. Ha? Marami daw gusto sumahan, kaso wala dito ngayon. Di ano. North, iba North? Yung pa yung sa pinaka ano yun? Katmon. Yung nandang kamay, hindi na alam. Pero so mga ka-second time pala tayo doon. At least alam ko na yung susuot kong sapatos. Sige. Hindi ba, Bill? Combat shoes. Combat shoes. Hindi natin alam. Wala na, wala nang ulan. Hindi, ano yun? Hindi. Sabado. Alis tayo na alas 6 dito. 6 dito. Ano alas po pupunta dito? Alas 6. 6. Dito na. Ayaw mo? 15 minutes pa. Alas 6 na nga eh. Para makauwi kasi tayo dahil gagawin pa dito eh. Ayaw mo? Okay. Hindi, may sakyan kami.
Okay, sige po. Question ba kayo? Anong? Bakit ang tapang ni Paul? Sige. Ande? Yung anong kanina, nakausap ko. Sabi niya, paano pala yung mga tao na matay na hindi naman na preaching, na preaching? Kasi may hindi siya, wala ang knowledge sa religion na Christ. Kaya nagkaroon siya ng knowledge, hindi, Kristo sa mga religion. At namatay. Hmm. Anong nangyayari yun? Kaya madalas pong ano yan eh, objection ng iba. Iba, ang gagamitin niya na parang negative something sa Christianity. Na, eh, paano hindi nakakilala? Eh, tayo, alam naman natin, yung mga baby, hindi nakakilala yan, pero ligtas yan. Yung ibang may sakit sa utak talaga, ligtas yan. Ilang turo natin, matagal na, yun naman talaga. So, yung mga hindi talaga nakakilala, meron naman silang konsensya. Okay? Ha? Kaya po dyan, kung mamadalis yan, si Paul, ano po ba yung gawin niya? Susunod na kabanata. Basta in short, mag-preach siya. Alam mo natin yun, nag-preach siya, nag-establish siya ng mga churches. Parang ganun, pero mas matindi kay Paul kasi malinaw na yung gospel na sa time ni Paul eh. Kaya ang dami niya na-establish na churches. So tatin, ganito, ginagawa natin dito. Ganon din ginawa na ni Paul. Pero si Paul kasi tanim siya ng tanim ng churches. Hindi siya katulad ng pastor na nakastick lang dito. May asawa, anak. Hindi si Paul ganon eh. Eh, sinasatratang ni Daddy. Objection niya ng mga taong parang gusto lang manggulo eh. Una, may konsensya tayo. I believe ang Diyos ang magdi-determine kung saan pupunta ang tao sa langit sa lupa. Yung piyano. Ngayon, yung gospel po, actually, kalat na ang gospel. Yun ang ginagawa nilang excuse, samantalang kalat na yan. Ngayon, paano nga akong Muslim, ganyan. Ang Diyos na ang, ano doon, ibig sabihin na siya ang nagbigay ng buhay, siya ang aalis, kung lagay niya sa impyerno, hindi dapat tayo doon, mali siya dahil hindi sila naligtas, wala silang chance. May chance sila at ang Diyos ang nagbibigay ng chance. Eh, yung ibang country, may mas maraming chance. So, ganun talaga. Bakit? Kasi may mga, yung mga tatay-tatay nila, may maling pinili, katulad ng Japan. Kung alam nyo yung Japan, talagang blinak nila yung Christianity for some time. Meron silang ganun. O, ngayon, anong sino sisisi nila? Wala silang iba sisi, kundi sarili nila. Bakit galit po sila sa Christian? Sino? Japan po. Japan? Eh, kasi... Actually, may problema rin kasi ibang Kristiyano. Tsaka actually, iba, kulto. Katulad ng Catholic, kulto yan. Church of England, kulto din yan. Kaya sinakop nila, wala silang pakialam dun sa mga ano. Ngayon, nakita nila, kala ng mga Japan, mga China, kala nila, mga ganun ang Kristiyano. So, in a way, ganun. Kaso nga, yung iba, nahahaluan ng mali. Tsaka yung action nila, katulad nga ng Catholic. Ha? Okay, manalo. Mali. Pero ibig sabihin mo, lahat ng Kristiyano, mali na. Hindi. So, kaya dapat kung sila, kung lalapit sila sa Diyos, I believe, hindi naman sila itataboy ng Diyos. Mag-iisip din sila, katulad ng mga Muslim nga. Katulad ng mga nakausap natin Muslim dito. Sabi ko, gusto bang maligtas? Ayoko may Kristiyano. Ah, patay na akong magulang ko eh. So, ibig sabihin ba nun, justified na sila? Hindi, kasi pinipress natin yung Diyos na magliligtas sa kaluluwa mo. Mas takot ka sa papatay sa katawan mo. Either hindi nila naintindihan or talagang pinili nila na mas takot ako sa tatay ko eh. Mag-Muslim na lang kami kahit mamatay kami. Ah, parang hindi kami mamatay. Eh, kung mamatay ka ng Kristiyano, alangit ka nga eh. So, in a way, hindi sila pwede magsabi ng hindi fair ang Diyos. Yun, so, sa tanong ni Daddy, parang unfair, parang lang yun. Again, hindi tayo naniniwala. Kaya nabasa natin kanina, the just one eh. Hindi, magtiwala lang din tayo sa Diyos na siya ang mananagot. Hindi siya mananagot, actually. Mananagot tayo sa Kanya. Siya ang bahala sa lahat. Yan, kuha mo, di ba? Siya bahala dyan. Di ba yung sabihin, kung hindi fair ang Diyos, di tapos din tayo lahat. Pero dahil ang Diyos ay mabuti at just, magtiwala tayo doon. So, hindi na dapat tinatanong natin yun. Okay? Kaya ang nagtatanong talaga niya madalas, yung mga kontra na. Kontra sila sa Diyos, tapos, paano nangyari yun? Ganyan.
gagamitin lang nila yung ganong klase ng reasoning para i-negate to. Pero kung alam mo yung aral na salita ng Diyos, kilala mo yung Diyos, na matapat siya, at mabuti siya, question ba sa utak mo yun na magiging unfair siya sa ibang tao? Hindi rin. Ngayon, kung talagang wala silang, kung talagang sabi natin gano'n, wala silang pagkakataon, lalagay ba sa impyerno ba dahil lang doon? I believe hindi rin kasi nagkasala sila, namili rin sila. So, hindi pa rin yun injustice. Okay? Hindi nga namin nakinig si Jesus. Maniwala kayo si Jesus. Sa buong mundo, nakinig na yan. And again, yun nga, pag hindi nila nakinig, may makasalanan yung tatay nila. Hindi unfair ang Diyos. Amen? Kaya magpasalamat na lang tayo na yung mga tatay natin, kahit papano, namili ng tama. Kasi nga, may nakipaglaban din yung mga preacher, mga missionary, pinaglaban nila tayo. Amen? Eh, iba kaya hindi kaya pag North Korea, paano may paglaban dun? Papasok ka pala, patay ka na eh. So, ha? Pagkasama mo ang Diyos, hindi ka mamatay. Kung yun ang gusto niya sa'yo, ha? Pag specific na sinabi, pumunta ka sa North Korea, pumunta ka sa Abu Sayyaf. Pag sinabi niya sa'yo yun, sumunod ka. Kung sasabihin niya sa'yo yun. Okay? Naintindihan? Ano? Dumadami yung tanong, ano? Paano malalaman? Yung sinasabi natin kanina, unti-unti yan. Minsan yung specifics i-reveal sa'yo. Okay, katulad nyo. Ito na lang, bakit ikaw, Pastor Reyes? Ba't ka nag... kaya lagi ko anong kwento sa inyo yun eh. Para meron kayong basihan din. Hindi yung sabihin sa Pastor Reyes, parang nanguhula lang. Hindi. Paano ako napunta dito? Maraming bagay, okay? Sa Bible yung general pero specific ililid ka na niya doon, di ba? Kasi matagal ko na alam ni Brad kasi sabi na ka lang talaga kasi pinag-pray namin 'yan. Gusto ko nang gamitin pa ng Diyos ng gusto, na lilimitahan ako. Ilang taon 'yon? Kasi nagkaroon ng opportunity, natutunan ko 'yung dapat kong matutunan, tuloy-tuloy. Alam ko na. Eh ba't ako punta sa ibang bansa? Eh dito ako binigyan ng pagkakataon, di? Hindi mo? So, ililid ka niya sa specifics ng kanyang kalooban. Hindi mo? Paano ko nalaman? Kasi, nililid niya ako. Paano pag yung mga Muslim, hindi sila naligtas? Kasi dahil hindi sila naligtas. Tapos? Wala namang kumuran sa laki para sila pag wala akong nakasulat sa Bible. Pag hindi sila naligtas, paano sila maliligtas? Okay, naiintindihan ko naman yan kasi alam yung ganyang mentality kasi parang nakakaawa naman, eh, di ba? Kaya ganito ko sinasabi ko sa inyo, china-challenge ko kayo. Kung naaawa tayo sa pakita natin in what way. Soul winning tayo, mag-preach tayo, mag-aral tayo. O yun, pag sabihin nun, ginawa mo yung party mo, ginawa nila yung party nila, so may injustice ba doon? At least sa side natin, wala, di ba? So, pero yun nga, kaya hanggat kaya natin. Hindi na tayo minok. Katulad yan, holiday, dahil pahinga na natin yan eh. Buti man lang kung tambay tayo. May mga missionary na gano'n, walang ginawa, kundi mag-ano. Supported na lahat na tayo pag nagminta ko sa trabaho. Wala tayong makakainin eh. Ha? Oo, oh, kaya nga tayo, hindi na tayo sabay. Wala naman kasi tayo masyadong luho. Sa halip na magpahinga tayo ng holiday, mag-church or mag-soul winning. Kasi nagmamadali na tayo, iba, mamatay. Katulad sinabi mo, nakakaawa na. Talaga. Ang gagawin natin, hindi natin iligtas lahat eh. O, di iligtas natin yung kaya natin iligtas. Amen? Yun yun. So, pero wag mo nga hayaan yung ibang tao na sabihin, eh, paano yung iba? Ikaw bang nagsabi sa akin yan? Kami, nag-soul winning kayo ba? Hindi pwedeng gamitin against us yan. Yun ang sinasabi ko. Kasi yung mga kumukunta ng ganyan, theoretical lang, nasa utak lang nila, in a way may point, in a way wala. Kaya mag-iingat kayo sa mga ganyan mentality. Amen? Amen. Sige, wala na. Time na. Sabay, Panginoon, maraming salamat. Naintindihan pa namin ang panawagan ni Paul, naikumpara namin ang aming sarili, mga bata pa yung tatanong, mga ilid niyo po, Lord, sila sa kanila ding
calling sa inyo, maintindihan mo namin basics, Panginoon. Paano kami gagamitin niyo, Lord? Let's pag-una, ligtas kami. Pangalawa, magpapatuloy kami kung gaano kami katapat sa inyo. Ganon din kabilis kami na ililid niyo, Panginoon, sa specific calling niyo sa amin, Panginoon. So, sa lahat po sila yung nagtatanong, nagsisik, I hope, ang inyong kalooban. Tulungan niyo po ang bawat isa, Panginoon, katuloy ginawa sa amin, sa akin, in a way na nagpatuloy din, nagtiwala ako sa inyo, Panginoon. Lead niyo po mga kabataan. Salamat po sa tumutulong dito, mga adults. Panginoon, we pray for yung mga medyo nausubok sa pananampalataya, medyo tinitira ng mga kulto, Panginoon. Nailito sila. We pray na manindigan sila, paalala niyo paano sila naligtas. Hindi sa pumagitan, Panginoon, ng kung anong gimmick, Panginoon, ng sinong kulto. We pray na reflect sila doon, paglaban nilang katotohanan, kung sila yung mga totoong ligtas din, Panginoon. So, we pray na mag-ilid sa'yo. Maraming salamat po sa mga blessing, Panginoon, sa mga kaluluwa kanina. Sa fellowship, Panginoon, sa Mother Church, we pray na sila po'y influence din ng soul winning, Panginoon, katulad ng ganong fashion na we desire, na konting fun din, but aming goal ay maligtas ang mas maraming hanggat kaya namin, Panginoon. We pray kayo pong kilos sa aming buhay. Gagabay, Panginoon. Kaya mag-ingat sa pag-uwi, Panginoon, sa pagkatrabaho muli, Panginoon, na Sundays, soul winning, agad Sabado, Panginoon. Kaya malalati in Jesus' name we pray.